medyo ginabi na tayo kasi ang dami yung ginagawa. So, di ba, doon sa last episode natin, pinalta natin ng bola kasi nagdadragging yung motor. Halos wala, talagang halos kalahati na yung bola. So, ngayon ang tanong, paano mo malalaman na sumasagad niya ang belt? Siyempre, hindi naman advisable na paanda rin ang motor mo na nakakabit ang side cover. Kasi makikita nyo, mapapansin nyo, pagka pinaklas niya, may bearing yan dito, guys. Sa side cover. So, pag pinaandar mo yan at wala yan, may possibility maoblong yun sa may bell mo. Yung axle, yung papunta doon sa gear. So, gagawin natin. Napakadali ng sikreto dyan. Ito, actually, natutunan ko to doon sa dating nagturo sa akin gumawa ng motor. Tapat lang yan ay pentel pen. Malalaman mo na ako sumasagad nga talaga ang belt mo sa dulo. Dulo ng pulley. So, papakita ko sa inyo itong sikretong malupit na to. Sige. Yan guys, mabaklasin natin. Papakita ko sa inyo kung bakit hindi advisable na paanda rin ang motor na nakastand. O kahit hindi nakastand, paanda rin mo siya ng walang side cover. Hindi katulad dati sa 2-stroke, kasi sa 2-stroke before, walang bearing. So kahit walang nakakabit sa may side cover doon, pwede. Makikita nyo, sumusuporta yan. Yung bearing na yan. Dito. So, mapapansin nyo may kalug ng konti yan. Ngayon, kung papaandarin nyo ito lang yan, may possibility maoblong yan o maliko. Hindi siya advisable. So, paano malalaman kung sumasagad nga sa pulley using a pentel pen? Kasi kung tatakluban mo, hindi mo naman makikita kung sumasagad nga. Although may bakat yan, eh kung bagong bole yan, bagong ayos yan, paano mo malalaman kung sumasagad o hindi? So lagyan mo siya ng marka. Napakadali. Kumbaga, napakita ko sa inyo guys. Ito nyo, may pentel pen guys. Mabubura yan pag pinaikot mo yan or pinandar nyo ang makina. Doon pa lang malalaman nyo na kung sumasagad ba ang belt sa dulo. Okay? So, ayan, tetestingin natin. Testingin natin siya guys. So, since tetestingin nyo lang muna guys, mas magandang isang tornillo lang muna yung lagay nyo yung nasa gitna o kahit dalawa kasi babaklasin nyo rin naman ulit para makita ako kung sumasagad nya. Ako lalagyan ko lang naman ng isa yan kasi meron yan dito, may parang bakal yan dito na tubo para hindi kumalog yung side yung sa tornilyo, pwede na. Medyo pumukutok lang kasi kailangan rin itono ang carburetor or baka may butas ng tambucho. Ngayon, tignan natin guys kung ano nangyari. Ngayon, tignan natin, paklasin natin. Paalala guys, pag mainit ang makina or galing sa mahabang takbo, wag na wag niyong babaklasin ang pulley. Kasi ba, since mainit siya, malaki ang chance niyang mabilog
mabilog ang tread, so hindi advisable. So tignan natin. Siyempre mainit to. Ikot lang natin, guys. O kaya hindi pala. Sorry. Ayun, guys. Pakita ko sa inyo, guys. Nakita nyo na bura, diba? Ayan ako nakikita nyo. Natin makita. Ano? Ayun, ayun. Guys, nakikita nyo yung pentel nasa dulo. May natira na guhit. So, meaning hindi siya nasagad ng todo. Ayan, ayan. Ayan, guys. So sa case na yan, since stock naman, wala namang karga to, unang-una, sa experience ko, kung gusto mo talagang sumagad yan ng dulo, may mga bagay tayo dapat baguhin sa panggilid. Unang-una, yung drive face, dapat yung bibilin mo yung naka-angled, tsaka or kung di man nakakalkal tong pulley mo, at least man lang naka-racing pulley ka. So yun yung mga chances na para sumagad siya sa dulo. Yun din yung reason kung bakit hindi siya sumasagad, kasi stock pulley lang siya. Pero not bad, kasi konting-konti lang naman kung mapapansin nyo yung guhit. Ayan, guys. Konting-konti lang talaga. Halos ilang millimeter lang yan. Maliit lang talaga. Pero kung yan yung mapapalta ng kalkal pulley o racing pulley, malamang at sa malamang, sasagad yan. Lalo kung maganda ang pagkakabola dyan. Siyempre, maganda rin sana kung may power yung makina. So, ayun, guys. Sana nakatulong tong simpleng tricks na natutunan ko dati sa mekaniko ko bago ko matutong magawa ng motor. So sana nag-enjoy kayo at nakatulong yung dagdag kaalaman kung paano malaman kung paano sumasampa ba ito o hindi nang nakakabit ang crankcase ko o side ko. Okay? Okay. See you guys sa susunod na episode. Bye. Ito ang tagalinis tayo ng kotse ngayon. Linis muna. Oh, linis mo lang. Paintabi mo lang ng pakintabi.